Kumusta mga brad? Ngayon naman alamin natin kung gaano kayaman si Lisa Manoban na miyembro ng Korean group na Blackpink. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Blackpink in your area? Pinanganak sa pangalang Pranpriya Manoban noong March 27, 1997 sa Buriram Province, Thailand. Kalaunan, binago niya ang kanyang pangalang Pranpriya sa Lalisa. Si Lisa ay purong Thai at nag-iisang anak. Ang kanyang stepfather ay kilalang chef sa Switzerland. Ibig sabihin, walang lahing Korea si Lisa Manoban. Si Lisa ay medyo sanay na sa marangyang buhay dahil nga sikat ang kanyang stepfather bilang master chef sa iba't ibang luxury hotels sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya nga meron silang culinary school sa Bangkok na ang specialty ay Thai cuisine. Gayunpaman, sa murang edad nagkaroon na siya ng interes sa South Korean pop industry. Idol nga niya ang grupong Big Bang at 2NE1. At nangangarap na balang araw ay maging kabilang rin siya sa isang girl group na tulad nila. Sa edad na 4 years old, nagsimula na siyang pumasok sa mga dance classes. Halos lahat ng mga dance contest nung kabataan niya sinalihan niya. Kabilang na rito ang To Be Number 1 Dance Contest. Naging kabilang din siya sa 11-member dance crew na Wizakul. Kagrupo pa niya rito si Bam Bam na taga Thailand din, na ngayon kabilang na sa Korean boy band group na GOT7. Noong September 2009, ang grupong Wizakul ay sumali sa malaking dance competition. Ito yung LG Entertainment Million Dream Sanan World at nanalo sila ng Special Team Award. Sumasali rin si Lisa sa mga singing contest para i-represent ang kanyang school. Ang YG Entertainment ay isang South Korean entertainment company na in-establish pa noong 1996. Ang kumpanyang ito ay nag-ooperate bilang record label, talent agency, music production company, event management and concert production company, at music publishing house. Ang YG Entertainment ay madalas nagpapa-audition sa iba't ibang bahagi ng Asia. Nagpa-audition nga ito sa Pilipinas dati. Noong 2010, ang YG Entertainment ay nagpa-audition sa Thailand. Siyempre, kinap na ni Lisa ang opportunity na ito. Matagal niyang pangarap mapabilang sa isang Korean girl group. Nag-audition si Lisa dito at sa halos 4,000 na aplikante, alam niyo ba na tanging siya lang ang kaisa-isang nakapasa rito. Noong April 11, 2011, opisyal siyang napabilang sa kumpanya na kung saan si Lisa Manoban ang kauna-unang trainee ng YG Entertainment na hindi Korean. Noong March 2015, si Lisa ay naging modelo ng streetwear brand na Nonagon. Ito ang first modeling job niya. Kasunod nito, taong 2016, naging model siya ng South Korean cosmetic brand na Moonshot. Noong August 2016, si Lisa ay isa sa napili na mapabilang sa apat na miyembro ng grupong Blackpink. Siya rin ang kauna-una ang naging miyembro na hindi Korean under agency. Kasama niya sa grupong ito ay sina Rose, Jennie at Jisoo. Inilabas ng Blackpink ang kauna-una ang single album nito na Square One. Kabilang ang lead singles nila na Whistle at Bumbaya na talagang pumatok nung debut nito. Noong July 2009, inilabas ang isang Japanese studio album nila na Blackpink In Your Area. Alam nyo ba na naging cast si Lisa sa MBC Military Variety Program na Real Man 300? Isa itong reality program na kung saan ang mga lalaki at babaeng celebrity ay binigyan ng pagkakataon na maranasan ang buhay militar sa Korea. Naging permanent member ng show si Lisa
bilang parte ng Korean Army Academy Edition mula September 21, 2018. Ito yung kauna-unahan niyang permanent role sa isang television program since debut. Dahil sa appearance niyang ito, nakatanggap siya ng award na Character of the Year mula sa 2018 MBC Entertainment Awards. November 5, 2018, gumawa siya ng sariling YouTube channel na ang pangalan ay Lily Film Official na nakafocus sa traveling at lifestyle. Sa ngayon, meron na itong mahigit 4 million subscribers. Noong March 2020, si Lisa ay naging dance mentor sa isang Chinese group elimination reality show. Kaya nga bukod sa kinikita niya sa kanyang music career, marami pa siyang pinagkakakitaan tulad ng brand endorsement at social media collaborations. Alam niyo ba na si Lisa ang pinakamayaman sa kanilang apat na membro ng Blackpink? Ang kanyang net worth ay pumapalo sa $10 million. Karamihan dito ay mula sa ads at endorsement. Bukod dyan, si Lisa ay isa na ring fashion icon. Ambassador na kasi siya ng mga luxury fashion brand tulad ng Prada, Celine, Bulgari at MAC. Si Lisa rin ang brand ambassador ng isang malaking mobile phone operator sa Thailand na AIS, na kung saan sobrang laki ng binayad ng kumpanya sa kanya kung ikukumpara sa mga naunang ambassador nila. Kaya di nakakapagtaka na malayo na ang narating ni Lisa pagdating sa kasikatan at pera. Pero paano nga ba niya ginagastos ang kanyang pera? Si Lisa ay ilang beses nang namataan na nagsya-shopping all over the globe. Meron siyang koleksyon ng mamahaling handbags na nagkakahalagaan ng $83 million. Madalas niyang bilhan ng regalo ang kanyang mga kagrupo. Meron siyang kotse na Lamborghini Aventador na nagkakahalaga sa $393,000. Sa kabila ng kanyang yaman at kasikatan, kilala rin si Lisa sa pagtulong sa mga charity. Dahil noong 2009, naging headline siya dahil sa kanyang pagtulong sa mga nabiktima ng baha sa kanyang hometown sa probinsya ng Buriram, Thailand. Nag-donate si Lisa ng 100,000 baht o katumbas ng $3,000. Noong April 2019, si Lisa ang naging most followed K-pop idol sa Instagram na mayroong 17.4 million followers that time. Pero as of October 2020, eh nasa halos 41 million followers na siya ngayon. Si Lisa ang pinakapopular sa apat at marami talagang fans na sobrang obsessed sa kanya saan mang dako ng mundo. Napakagaling niya sumayaw kaya binansagan nga siyang dancing machine. Nagustuhan pa ng tao yung ganda niya na nag-stand out sa kanilang apat dahil sa bilog ng mga mata nito at kanyang labi na parang manika. Nagustuhan din ng mga tao yung personality nito na pagiging energetic at pagiging kengkoy. At yung lakas ng karisma niya, yun yung nag-attract sa mga brand companies para kunin siyang endorser. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli!